Welcome back guys to my YouTube channel, Jan Rao Studio. So ngayon magbibigay ulit ako ng isang patch ng NUX MFX10. So bali to sa itong tutorial ko guys, nagbibigay na talaga ako ng patch na ano na clean tone. Ang ginamit ko is yung detune sa modulation. So ngayon guys, ang gagamitin ko ay flanger. So clean tone pa rin, na ginamit lang natin is yung flanger. Tingnan natin kung anong mas maganda, kung ano yung the best sa tunod. Humigit-limutin ang problema. Darating din ang maga. So yun mga ka-Janrock, puputulin ko muna yung kanta ko dahil baka tayo makapiright. So balik na tayo doon sa patch na ating gagawin. So yun, try na natin. So, heto na nga mga ka-Janrock, ibibigay ko na yung patch. So, mag-umbisa tayo ulit. So, yung patch ko nilagay ko dito sa 1A. So, mamili na lang kayo guys kung saan nyo gustong ilagay. So, click na natin yung edit mga ka-Janrock. Ayun. Edit. So, mapupunta tayo sa edit. Ayun, nakita nyo naman. Edit na yung pangalan. So, hindi ko na siya i-off lahat muna. Tulad dun dati yung ginagawa, in-off ko, di ba, para mas mabilis yung sundan. So ngayon siguro natutunan niyo naman na siguro yung tamang pag-edit at pag-save. So yan. After natin maklik yung edit, guys. Ayan. Ito na yung pinakang laman nung i-edit natin. So punta tayo ng compressor. Hindi ko na siya guys, hindi ko na siya enough. So ito na talaga, nakalagay na talaga yung mga patch niyan, yung mga level niyan. So punta tayo ng sustain ng compressor. Nilagyan ko siya guys ng compressor kahit clean sound siya. Alam ko kasi sa pagkakaalam ko boost to eh, para nagbo-boost yung tunog niya. So yun, ang nilagay kong sustain guys is konti lang, 8. Nilagyan ko siya lang ng sustain na level 8 lang. Tapos yung attack niya, 8 lang din yung nilagay ko. Tapos yung level niya, 33. Yan. So lipat na tayo guys. So effects, zero to off tayo sa effects. Wala akong nilagay na effects, guys. Ayan. So, lipat ulit tayo. Amp. So, hindi rin ako naglagay ng amp. Naka-off din yan. So, lipat tayo. So, ito, may nilagay akong equalizer and cabinet. Cabinet. So, ang nilagay ko, guys, ay just 212. Ayan. So sa low niya, nakalagay lang ay negative 1 dB. Ayan. Tapos yung kanyang mid, negative 1 din dB. Tapos yung kanyang mid frequency, 709 Hz. Tapos yung kanyang high is naka-negative 1 din. So yung tatlo pare-pareho, negative 1. Ayan. Negative 1. So lipat tayo ng noise gate. Ayun, so wala akong nilagay na noise gate guys dahil hindi naman siya maingay, hindi naman siya distortion. So naka-off na lang, enough na lang natin yung noise gate natin. So eto na, so lipat tayo ng modulation. Nandito talaga yung pinakang magpapaganda ng clean tone natin, yung plunger. Ayan. So hanapin nyo lang guys yung plunger. Alam nyo naman kung paano yung paghahanap na dito, ikot nyo lang yan. So pag nakita nyo na yung plunger, ayan na yung kanyang mga level.
So sa speed niya, ilagyan ko siya ng 0.67 HC sa kanyang speed. Tapos yung kanyang depth, mababa lang yan. Ilagyan ko lang siya ng 21. Tapos yung kanyang width, ilagyan ko lang siya ng 22. Then yung kanyang feedback, ay nilagyan ko ng 19. Yan. So ginamit natin is flanger. Doon kasi sa isang clean tone guys na in-upload ko, isang ginamit ko doon ay detune. At medyo ano din yung ano niya doon. Medyo mataas yung kanyang delay at reverb na nilagay ko doon. So feeling ko pwede nyo rin siguro gamitin yun sa ano, sa mga praise and worship. Ata. So yan. Kasi may nagre-request sa akin ng praise and worship. Pero try ko rin guys i-upload kung ano. So lipat na tayo, meron na tayong modulation, so plunger yung ginamit natin. Lipat tayo. So guys, ito, delay na naman yung ginamit ko. So hindi ko pa na napapag-aralan masyado yung ibang tunog ng delay kasi marami naman diyan delay. So tinry ko lang muna ito. Pero guys, hindi naman gaanong mataas yung delay ko rito, mababa lang. Ayan. So nilagay ko sa time 324 ms. Ayan. Mag-focus. Tapos yung repeat niya 9. So guys, mababa lang yung mix nito, no? Kaya hindi naman siya ganun ka kalawak yung tunog ng delay niya. So sa mix niya 5, sa tone niya 39. Ayan. So meron na tayong delay, so analog delay. So lipat na tayo ulit. So naglagay ako ng reverb, hold ulit yung nilagay ko. Kasi hindi ko pa masyadong na pag-aaralan yung ibang mga reverb niya. So ito na lang muna ulit, guys. So sa decay, nilagyan ko siya ng 1.07s. Sa bump niya is 25. Sa pre-delay niya 33 ms at sa mix niya is 23. Yan. So yun guys, kompleto na. Sa reverb hall, sa delay, analog delay, modulation, flanger, noise gate off, equalizer, just 212, amp, naka-off, effects, naka-off, at compressor, yan, meron tayong compressor. So yun guys, click natin yung save, para ma-save na. So yun, ang nilagay ko guys ay MyClean. Alam niyo naman na siguro kung paano maglagay ng pangalan, no? Yan. Ito lang yung panghanap ng letter. Pag okay na, click yung R. Pag mag-i-space na, yan. So, after nyo guys, napili. Yan. So, click natin ulit yung save. Waiting. Yun. So, nakasave na siya. So, hindi pa siya tapos kasi nakalagay pa doon na edit. So, kailangan natin ibalik sa live. So, click natin ulit yung edit. Ayun. So, okay na guys. Meron na tayong clean tone ulit na flanger naman yung ginamit ko dyan guys. So kayo na bahalang humusga kung okay ba siya gamitin. So yun lang muna guys sa ngayon. So nag-iisip pa ako ng ibang mga content para makatulong sa mga katulad nating NUX MFX 10 user. So huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Hit nyo lang yung notification bell guys para lagi yung updated sa mga video na i-upload ko pa guys. Salamat. Thank you.